Ayan. Hello, hello, Noel Diaz. Ang limang minuto ay simula na. Ayan, go. Ayan, by the way, good evening, Miss Joey, kay Boss Sean Wayne, and kay Sir E.B. Ayan, by the way, OFW pala ako dito sa South Korea. Almost 8 years na dito. So, hindi ko alam bakit ako napunta dito sa politics. O na-align ako sa politics. Hindi ko pinangarap na mapunta dito sa politics. Pero, live streamer ako before nung pandemic. Since pandemic nga, sa OFW, hindi kami makalabas dito ng basta-basta. So, yun yung naging libangan ko. So, and then nung pumasok yung election, nai-stop ako ng pagla-live. So, nag-focus ako sa sinishare ko yung mga rally ni BBM sa aking platform, sa aking community. So, ini-stop ko talaga yung live stream ko to support BBM being a Filipino here in South Korea. So, yun lang. Maraming mga points akong gustong sabihin, pero opportunity of course limited lang yung time. So, mag-focus na lang ako sa being an OFW. So, yun nga sabi nila, tumataas yung dollars. Ano daw sa amin yung pagtaas ng dollars. Pero hindi eh. Parang ganun din naman eh. Parang mas lumala. Kasi, like for example, magpapadala kami ng 10,000 before. Enough na yun. But now, doble talaga yung kailangan namin ipadala, kasi ganun yung yung inflation natin sa Pilipinas, sobrang taas. And ayun, and last 2022 umuwi ako ng Pilipinas. I'm plan na hindi na bumalik dito sa South Korea. Pero plan B ko yung pagbalik. Mga friends ko dito, sabi ko hindi na ako babalik. Tinatanong ako kung ilang percent na yung mo kung yung hindi mo na pagbalik talaga dito sa South Korea. Sabi ko 90% hindi na ako babalik dito, sabi ko, kasi I just want to stay in the Philippines. Sabi ko ganoon. Pero talagang ginukulit nila ako. Pero may option kasi ako na may bit-bit akong contract pag-uwi ko ng Pilipinas. Yun yung second contract ko dito. So mag-stay ako ng 4 months sa Pilipinas. Unfortunately, lahat ng naipon ko wala, ubos. So pagbalik ko dito, pinrasas ko agad yung papeles ko sa, kasi dito sa Korea, sa South Korea, yung is government to government siya. So, madali-dali akong mag-process kagad ng papel ko sa DMW para makabalik ako agad dito. So, yun, pagbalik ko dito, nung utang pa ako sa mga kapitbahay ko dito. Kasi talagang naubos. Yung bit-bit ko, parang ang dali. Sabi ko 4 months lang ako, ang dali ng pera sa Pilipinas. So, ayun, nakakasakit, nakakasama ng loob na bilang OFW. And ako bilang dito kasi may documented ako. So, yung mga kapitbahay ko undocumented. So, I'm trying to help them na lalo na yung pagpaparinitan sa akin dumadaan. Mga siguro 4-5 sila, mga ganun. Sa akin dumadaan yung ATM ko, pinapagamit ko sa kanila. Kasi dito kasi yung mga Korean na employer na meron silang mga undocumented, mostly sa kanila ayaw nilang cash na bigay yung sahod. So, kinagawa nila, naghahanap sila ng mga kagaya ko na may document na pinapagamit namin yung, ako pinapagamit ko yung dalawang card ko dito para sa dalawang undocumented na kapitbahay ko dito to help them. And then ako rin nagpapasa sa kanila ng remittance nila pa Pilipinas. So yun yung konting tulong ko na rin sa kanila. And ayun, sobrang rin nakakaano ngayon yung isa pa yung sa airport. Siyempre being OFW, pag umuwi kami, takot kami ngayon. Hindi ka mukha nung dati kay Duterte. Sobrang wala kami paglam kahit hindi namin nibalot yung mga bagay, yung luggage namin. So ngayon, nakikita ko sa mga news, sa mga blogger, or sa mga mga nakikita ko sa mga social media na talagang nakakatakot talaga ngayon yung mga airport natin. Kaya sabi ko, plano ko pa naman umuwi ngayong taon kasi I just want to celebrate my birthday sa Pilipinas. But
nagdadalawang isip talaga ako. So, hopefully, lahat ng mga nagsasalita, makinig lang yung ating presidente. Kasi, ang hirap eh. Ang hirap na maging masakit man sabihin, pero ang hirap ngayon maging Pilipino. Ang sakit man sabihin, pero ang sakit maging Pilipino ngayon. May naririnig din ako dito sa mga matatandang mga Koreans. Sabi nila, dati kami patatas lang yung kinakain namin. Mga Pilipino, kanin na yung kinakain nyo. Pero ngayon, anong nangyari sa inyo? Sabi nila sa amin. Wala na lang ako masagot eh. Hindi ko alam kung ano yung sasagot. Yun yung sinasabi ko na, yun nga sabi ko, ang hirap maging Pilipino. Pilipinas! Ano, babe? Sabi ko, at tapos pag lumalabas ako dito sa every weekend, pag day off ko, sabi ko, na, parang nangangarap na lang ako paano. Sabi ko, minsan sa mga barakado ko, kailan kaya tayo sa Pilipinas na magkakaganito? Mga subways nila, mga bus nila, every 3 years, pinapalitan, dispose. As in, yung mga taxes namin dito, kitang-kita namin, mga public CR, grabe, kahit saan ka pumunta, mga subways, may mga public CR, mga playgrounds, may mga public CR sila, tapos ang lilinis. Kaya, ewan ko, sabi ko, kasi 2027 matatapos yung aking kontrata dito. Yun na yung last na kontrata ko, kasi hanggang 2 years lang kami. Pero, hindi ko alam kung kung uuwi pa ba ako. Or, uncertain. Magti-TNT na lang ako dito. Ewan ko, hopefully na maayos. And, ayun, sana BBM, umalis ka na lang para mas maging peaceful yung mga Pilipino. Correct. Ayan. Kung di mo kaya, no, alis na lang. Thank you, Noel, ha. Maraming salamat sa pag-share. Pabol pa pala, yung mapabol lang. Kasi kanina, meron lang ako nakita. Kasi I'm from Pampanga, I'm from Manila City sa Pilipinas. And kanina, meron ako nakitang live. Meron namatay or binaril na barangay captain sa San Fernando, Pampanga kanina lang. So, yun yung isa pa na nakakatakot, na wala yung peace and order sa Pilipinas. Kaya yun yung sobrang isa pang Okay. Maraming salamat. Thank you, Chinito. Thank you very much. Ayan.